Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating pananalangin. Sama po natin sa ating pananalangin ng pasasalamat ni Father David Concepcion para sa kanyang katawan. Gayun din ang pasasalamat ng Regacho Family, Manlaki Family, Belen Regacho, Dorado Family, Ilma Domingo, Idia Kasan and Family, Geletio Pang, Cecil and Jay Regodon and Family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salama, Mildred Reckles, Jasmine Sebeldia Lim, Maribit Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Inosanto, Leia Rose, Chris Dowling, Marian Barberi, Teresa Tanchinko, Stella, Blanche, Ilio, Brandon, Ed, Linda, Esto, Cory, and Vang Santos. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Melissa, Madeline Tanchinko and Family, Diane and Chris Jang, Jenny Season, Giletio Pangko, at Vanji Villanueva and Family. Manalangin para sa mga kaluluwa nila Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Obencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurtman, Natividad Gonzalez, Edalberto Gonzalez, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo and Chudora Cordoba, Rosario Brown, Sinaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sirio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Raimundo, Paulina Aragosa, Teo, Leonora, Antonio, Albert Menang, Yonila Magaling, Andres, Luis Tros Sr., Carmen Bukod, Mary Bercel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin, at ang mga kaluluwa ng dating naglipod sa ating simba. Thank you.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilita lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napuno ka ng ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Pud kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Ba, Ginoong Maria, napuno ka ng Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Pud kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagpang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Pud kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Panalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging tapad, makinabang sa mga Panginoon ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aking mga kalimutan sa iyong mahal at yayamang dahilan sa pamamalakas ay nakilala namin pagkakataon, pakundangan sa mahal na pasaki at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami kanyang pagkabuhay namang muli sa kadakilaan sa hangin sa pamamagitan ni amin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Santo. Kapara nung unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang atin pong kura paroko, Reverend Father Douglas Badong. Ng Panginoon umawit ng kagalakan at tutugi ng gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoon tingin ang landas niya'y tahak habang buhay ay purihin ang gandang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon umawit ng kagalakan at tuti ng gitara at ang kaayayang lira. Ang trumpeta, ipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Antonio, Sang Aba. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mga ating Panginoong papatawad ng sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, on kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama,
para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo ating mga kasalanan at patnubayan tayo buhay na wala. Amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, pinagbigyan mo kaway mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto na muhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, Ama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat, Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sabi ni David, "Ito tayo dapat masaan ng lupa dahil lang sa ako ang lalaban sa sinabi ni Saul, "Di mo kaya ang pili. May gatas pa sa labi. Alang siya'y isang kilabot. Tinugtong pa ni David, ang Diyos ang nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at sa mga ay siya ring magliligtas sa akin yung iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at nubayan ka nawa ng pagkatapos, inampot niya ang kanyang tungkol. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa tapa, isinilid sa kanyang supot na pampasto, at lumakad upang harapin Goliath. Goliath naman ay lumakad ding palapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandat. Nang makita niyang si David ay musmos, namak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito nang maipakain kita sa mga at mga sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinaham. Ibigay kanya sa akin kung pupugutan ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit sa Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supo. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Umaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Talo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Patay niya ito, bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, pinunot ang tabak nito at pinugutan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang, tayo pong lahat. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikipaka, ako ay sinanay. Ihanda ako upang makilaban. Tugon. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Matibay ko umuog at pagligtas. Aking kimat kapag pinagwalaan, ilulupig ang sakop. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin bagong-bago, alpay ito, aawit ako. Tagumpay ng hari, loob. At inligtas mo, David. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus sa mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nagbadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Mumahaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, marahil tayo po ay inaanyayahan na pagnilayan ang mga higante sa buhay natin. Pag sinabi mga higante, ito yung mga taong humarang o nais na humarang sa atin po mga misyon, sa ating mga layunin, upang makatugon tayo sa panawagan ng Panginoon na gumawa ng mabuti at magpakabuti. Sadyang maraming higante sa harapan natin na sisikapin nilang panghinaan ka ng loob at nasa sa iyo yan, no?
Depende nga sa nagiging attitude mo kung papayagan mo silang harangan ka o papayagan mo silang pigilan ka sa paggawa ng mabuti. Sa unang pagbasa, naririto ang usapan ni Saul at ni David. Si Saul, nais niya ng sumuko kasi pakiramdam niya hindi nila kakayanin ang mga Pilisteo, no, dahil sila ay malalaking tao. Sa kwento, meron ditong sabi nga, higante. Pero sa tulong ng pananalig ni David, ay nilakasan niya ang loob niya, pinalakas niya ang loob ni Haring Saul, at gayon din naman, naging matapang yung katapangan na nanggagaling sa pananalig sa Diyos na siya ay ipagtatanggol ng Diyos. Kaya gamit lamang ang tirador, bato, nalupig niya o tinalo niya itong higanting ito na sa umpisa pinagtatawanan siya. Minamaliit siya. Pero hindi ito para bang nagpababa ng kanyang self-confidence. Saan kasi kapag sinasabi ng mga tao, naku, hindi mo kaya yan. Naku, ganyan ka lang. Wala kang mararating. O naman, tanggap ka ng tanggap. At talagang no, ninanamnam mo, o nga, no, baka nga, hindi ko kaya. Maliit lang ako. Wala akong natapos. Ganito lang ako. Kaya tuloy, andyan ka lang talaga. Pero kung sinubukan mo, sana ngayon, no, harapin mo ng buong tapang, tiyak magtatagumpay ka. Sa Ebanghelyo, si Jesus naman ay tinitingnan, minamanmanan nitong mga taong ito, itong mga grupo ng mga Pariseo, kung siya ba ay gagawa ng mabuti o gagawa ng masama. Either way, gagawa siya. Eh di ba, sa isipan ng mga Pariseo, kapag ang isang tao kumilos, yan ay bahagi na ng paglabag sa kautusan ng araw ng pamamahinga. So either way, gumawa ng mabuti, gumawa ng masama, may gagawin sa kanya. Pero nagpapigil ba si Jesus para tulungan yung isang tao na may sakit? Hindi. Kasi bakit niya iisipin kung ano yung sasabihin nitong mga Pariseyong ito kaysa doon sa kung ano ang dapat na maibigay doon sa lalaking halos patay na yung paralyzed na rin yung kamay. Na ito na yung pagkakataon. Minsan lang dumating ang pagkakataon na magtagpo sila nitong may sakit na ito. Palalampasin pa ba niya dahil lamang mayroong o pwedeng mangbash sa kanya? O pwedeng mayroong masabing hindi maganda sa kanya ang mga tao? Panghihinaan ba siya ng loob? Minsan po, no? Wala tayong ibang dapat, hindi minsan, pero kadalasan, ang nangyayari sa buhay natin, hindi yan pwedeng isisi sa ibang tao. Kasi ikaw pa rin ang magdidesisyon. Alin ang gagawin mo? Ano man ang desisyon mo, ikaw yan. Kung gumawa ka o hindi ka gumawa dahil lamang sa iniisip mo ang sasabihin ng ibang tao, ikaw yan. Huwag mong ibaling sa kanila. Kasi sila, pwede lang magsalita. Hindi mo nga pwede makontrol kung anong iisipin ng ibang tao sa iyo. Yung kung hindi mo makukontrol yung panghuhusga nila sa iyo. Pero ikaw ay may desisyon sa kung paano ka magre-react sa kanilang mga sasabihin. Kung sinabi nila na hindi ka makakapagtapos, ikaw yan. Kasi po pwede kang makapagtapos. Pag sinabi na lang hindi ka makakapagtrabaho, hanggang dyan ka lang, hindi ka mapropromote, ikaw yan. Kasi pwede mong
patunayan, hindi sa kanila, kundi patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Nandyan ang grasya ng Diyos. Yung pananalig na dapat natin pinaghuhugutan. Baka lang, no? May mga frustrations tayo sa buhay na ito lang ang narating ko, ito lang ako, kasi naniwala ka sa mga higanteng humarang sa iyo. Dapat suungin mo. Baka may pagkakataon pa, mayroon pa tayong panahon, pwede pa natin itong labanan. Magpakatatag ka lang, magpaka, no, yung iyong pananalig, lakasan mo lang at magtiwala ka sa Diyos. Mahaharap mo yan at malalampasan mo. Amen? Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Inihingi natin ang biyaya at pagbabasbas na ito. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway makatagpo ng pamamataan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinapaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakas ng loob. Langin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat ng mga anak na. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat, naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa sa Panginoong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Indulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanon online at ng mga isang pasasalamat. Special na intention, agarang paggalit at ng mga kaluluwa, hihiling na ipagdasal. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lagay
Dalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa sa paghahain ng mga alay ngayong si San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakip. Natanging ikaw lamang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahay. Sa pamamagitan ng anak mong si Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikarangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, may nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, o sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, o sana, o sana, sa kaitaasan, hosana, hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo, aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sabi. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa eh, hindi naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya kalis, muli kaniyang pinasalamat. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at halis sa nagkakaloob ng kaligayahan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo at ng Tanang. Alalahanin mo si Romeo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay.
ngayong siya'y pumanaw naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, yun din ang lahat ng mga po. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, sama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen. 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 Tagabili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon. Natin ang lakas niya. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa paranang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso at tiadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang lumuhod ng lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Tawa ni Kristo. Amen.
dalangin. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsigaw mo sa banal na pakikipang ay gawin mong laging makapanaig sa mga na niloob mong madaig ni San Antonio noong sa lakas sa ng kadiliman ay matagumpay na tunggalian sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalaing kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal isa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang mag. Mayun at ipayan kanyang pagkaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian. Ang mga dakil at dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Mayon at ipaya, kanyang pagkaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.